Ingat tayo, dahil hindi lahat na nagbibigay ay tunay na mabuti at mabait. Meron dyan naghihintay ng kapalit. At yan yung bagay na ayaw daw ng Diyos. Ano ang sabi sa Ebanghelyo? Ang hinahanap ng Diyos sa atin, hindi yung mga inaalay, hindi yung mga ino-offer sa templo, hindi yung mga sakripisyo, pero mas mahalaga para sa Diyos yung ibigay mo ang iyong buong sarili sa Kanya at ialay mo ang iyong sarili sa ibang tao. Ang mahalin mo ang Diyos sa pinakatotoo kung ano ang nasa laman ng puso mo at hindi ka magkukunwari sa harapan ng ibang tao. What does God desire from us? Our truest self, your true heart, your faithfulness, yung pananatili mo lang sa Kanya. Kahit na nahihirapan ka, kahit na nalulungkot ka, kahit na gusto mo nang sumuko, manatili ka lang sa Kanya. Kung paano din dapat manatili tayo sa mga minamahal natin, kahit na pagod tayo. Love even if it hurts. Love even if it is difficult. Because when you love, even if it is so hard to love, that is the mark of a true Christian. Tandaan niyo po yun. Lalong-lalo na pag minamahal mo yung mga hindi kamahal-mahal, ibig sabihin, sumusunod ka sa Diyos. Tapat ka sa Diyos. Mas mahalaga sa Diyos ang katapatan kesa sa regalo. Tandaan niyo po yun. What is most important to God, and I think to all people, is our presence, our faithfulness, not gifts. Because gifts can be stolen, things can fade, things get broken. But please, do not break your faithfulness to God and to people. Dahil nasusukat ang totoong pagmamahal sa pananatili mo kahit na mahirap, kahit na masakit, kahit na nabibigatan ka na. Hindi nasusukat ang pagmamahal sa iyong pagbibigay. Nasusukat ang totoong pagmamahal sa iyong pananatili. Amen? May isa pong kwento noong minsan, itong mag-asawa, pumunta sa zoo kung saan mapapanood mo yung mga hayop. Eh nakita itong mga unggoy, mukhang mag-asawa, lalaki, babaeng unggoy. Napaka-sweet nitong lalaking unggoy dun sa babaeng unggoy. Niyayakap, kinikis, naglalabing-labing. Sabi po nitong babae, bakit hindi mo naman tularan yung unggoy na yun? Buti pa yung unggoy, sweet, dun sa asawa niya. Ikaw, hindi mo man ako mayakap-yakap. Hindi po nagsasalita, walang imik itong lalaki, yung asawa ng babae. Naglakad muli sila at nakakita po ng leon kasama yung asawa. Tapos sabi po ng lalaki, tignan mo to. Ito pong lalaki, kumuha ng bato, binato yung leon kasama ng asawa. Alam niyo po nangyari, biglang tumayo yung leon, konti na lang lumukso po dun sa nambato, dun sa lalaki. Galit na galit. The lion was roaring in anger. Yan ang tunay na pagmamahal. Kahit na tahimik, walang labing-labing, hindi niya hahayaan na mapano o masaktan ang minamahal niya. Bumalik po sila dun sa mga unggoy. Kumuha po ulit ng bato. Tignan mo to, sabi niya. Binato yung babaeng unggoy. Anong ginawa ng lalaki? Tumakbo. Pinabayaan yung asawa niya. Tinanong po yung misis niya, ano yung gusto mo dun sa dalawa? Yung naglalabing-labing, pero pag konting paghihirap, pagsubok o problema, iniiwan? O yung kahit na tahimik lang, hindi nang iiwan, lalong-lalo na didepensahan ang minamahal? We love the Lord
because it is out of our gratitude, out of our thanksgiving, out of our appreciation. It is not out of obligation. When you are forced to love, that is not true love. But please understand, you have been loved first. Nauna kang minahal ng Diyos. Sana yung buhay mo kahit na paano, isang pagbabalik-alay sa Diyos. At ano ang pinakamagandang tanda ng ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa? Yung manatili ka lang. Lalong-lalo na sa hirap, sa pagsubok, sa bigat ng buhay. Yung maging tapat ka lang. Kahit na walang regalo. Dahil ang pinakamahalagang regalong maibibigay mo ay yung sarili mo, yung oras mo, yung panahon mo, yung buhay mo.